Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV. Gagawa natin ngayon ng isang video reaction. Itong 44 bars challenge ni Sir Smuglass. Ito yung pa-challenge ni Sir Glock 9, ano? Dito, bibigyan natin ng komento at reaction itong ginawang bara ni Smuglass about dito sa Kudzan Challenge. So, tara na! Umpisa na natin tong panoorin at bigyan ng komento. Ito mga ka-review, sa umpisa pa lang na bara ni Smuglass, mainit na at malaman, no? Sobrang malaman ng kanyang mga sulat. So, yun, nakita nyo naman ang mga ka-review. Meron pa rin siyang respeto kay Sir Andrew E. at Sir Francis Magalona. Means old school. So, yun lang yung respeto din natin sa kanya. Kung ano man yung binigyan niya ng respeto, no? And other than that, kung meron mang iba, no? Iba sa mga hindi nabanggit dito sa kanilang binigyan ng respeto is wala na tayo magagawa ron because kasi yun na yung ano nila, yun yung sinubaybayan nila at inidolo nila mula nung sila ay nagsimula, no, sa pagiging rap. And besides, props na lang din sa dalawang hari, no. And ngayon, I think hindi naman sa pag-aano ay isa rin naman si Sir Glock 9 sa mga veterano pagdating sa pagsulat, mga ka-review, dahil isa rin siya sa mga dating nasa underground na nakapasok sa mainstream at talagang tuluyan ang nakilala, no, pagdating nung pagbalik niya mismo sa rap industry. And si Looney naman is nakilala sa Flip Top. Medyo hindi nga lang ganun ka kaganda yung kanyang imahe nung siya ay nakilala sa Flip Top dahil nga alam nyo na mahirap na magsalita, no, mga ka-review. So tuloy natin. Yon. Bilang pagbibigay niya ng respeto, dito inimungkahi niya na sana wala nang maraming usapan. Basta nagbigay siya ng respeto at nagbigay siya ng pasalamat. Yun na yun, no, mga ka-review. Huwag nyo na, I think, huwag nyo na siyang questionin about yan. Maraming usapan, salamat sa mga nalukulang bumagal na ating pinadaanan sa mga bago na nagpatuloy na sinimulan nilang pinagayaman mga old school, new school, pili yung pinaglalapan ni Kasi. Ito mga ka-review, baka iisipin kasi na naman ng iba is diss track na naman yung nilabas ni Smuglass, no? Gawin na natin siyang isang inspirasyon, no, para sa karamihan, no, mga ka-review. Hindi lahat ng ginagawa o nilalapat nilang kape tayo, mga ka-review. Hindi lahat ng mga nilalapat o ginagawa ng kanta ng mga rapper is diss track or patama sa ibang kampo. It means gumawa sila ng kanta nito para ma-inspire tayo, no, mga ka-review, na hindi natin kailangan pagpukulin o pag-aawayin yung magkabila, no, or kung sino man sa mga rapper na nagkakaroon ng issue. Alam nyo kasi minsan nasa mga viewers o nasa mga fans kung bakit lumalala ang sitwasyon ng rap music, mga ka-review. Dahil din sa atin, sa mga requested natin na ganito nga, distract na yan, is nagkakaroon ng ibang imahe yung ating rap music. Dito, ang pagkakaintindi ko rito, itong kanta na to, mga ka-review, is a peace song or unity song, no? Para malinawan ang lahat na hindi naman kailangan paglabanin ang old school at new school, no? Sa halip, magtulungan pa. Yun ang pagkakaintindi ko dito sa sulat ni Smuglass.
sa akin sa hinga humaling mo parang wala ka yung pinag-aralan tama na yan ano naman pakipagayaan pakipagayaan tagay na lang nagpapagayaan ito merong ano niya yung kumbaga lahat ng mga nangyayari itigil na natin tama na yan kasi iisa lang naman yung kanilang ginagalawan kumbaga isang community lang mga ka-review no and sa pagbabangayan na yan kung ano-ano na yung mga lumalabas at nai-bo-broadcast no sa buong sambayan Pilipinas no mga ka-review so yung magiging ano nito kasi magiging kinalabasan nito is ang issue is papangit doon sa issue ng mga rapper ng mga ka-review. And props kay Smaglas ha, from day and magpahanggang sa ngayon is kung ano yung pinakita nyo noon na kalupitan, no, about doon sa flip top mga ka-review and other history ng kanyang career. Wala pa rin. Mas lalo siyang lumupit ngayon. Mas lalo siyang gumaling ngayon, mga ka-review. It because, siguro, ito na talaga yung career na gusto niyang tahakin. And, syempre, kahit ikaw naman, habang tumatagal, pinagsisikapan mo yan, mga ka-review. Ano kaki pa nun? May mga makilalaga lahat ng mga muna. Pero kasi lang na pinalagaan. Ang daming nasun. Sige, tama. So, yun, mga ka-review, ha. Sana man lang, no. Doon sa mga fans na mahilig manggatong is yung mga gentong sulat no ni Smaglas. Hindi ibig sabihin nito na pinatatamaan niya yung mga nakalaban niya. Ang ibig sabihin lang nito uulitin ko, unity mga ka-review. Magkaroon sila ng unity dahil sa iisang community lang naman meron sila. No mga ka-review. Hindi naman ibig sabihin kapag nagsulat ka ng gento ipuro diss track o patama no mga ka-review is meron ding ibang meaning yan tignan niyo yung ibang side ng kanta bago niyo kunahin tama siya marumi na talaga ang mukha ng hip hop ngayon may iba-iba na kasi ang style na lumalabas ngayon meron ng hip hop na pop K-pop may hip hop na pangkista may hip hop na mumble ang forman mumble rap. Marami ng ano, hindi tulad dati na ghetto talagang hip-hop noon. No, mga ka-review. Dapat ang inaan eh, kung nasa manuan inaan, magkaisa kang kailangan. Oo, no, yun ang tama. And ito rin yung hinahangad ko sa kasalukuyan, mga ka-review. Na magkaroon ng pagkakaisa o unity ang buong rap artist, no? Ang hip-hop community. Mapadonggalo man yan, 187 mobsta man yan, flip top man yan, sunugan man yan, o kahit anumang klase ng grupo dyan sa sa rap artist o sa hip-hop community, is tama na. Tama na yung mga labanan, distrakan, and mas maganda kung magkakaisa kayo in one concert or magkaroon man kung umokay na naman ang panahon natin ngayon, is napakaganda pa rin makita na sila-sila na mga kilalang rap artist na magsasama-sama sa isang concert, mga ka-review. The best na mangyayari yan. At magandang pangitain yan dun sa mga bago pang henerasyon na lalabas no, sa rap music. So, tuloy natin. At kaya ako ni-review itong kay Smaglas is nagustuhan ko yung kanyang unang-una sulat, rhyming, and talagang tatatak sa'yo kung ano yung mga sinabi niya. And may 100% may katotohanan talaga. Dito mga ka-review. Nalimutan ko tuloy visit. Balikan natin no, mga ka-review. Pandemya at ang nahihirapan. Tandaan mo na palagi na huwag na huwag na pabalik. Ulitin pa natin. Ang dahil ang tunay natin na kalaban ngayon ay pandemya at ang nahihirapan. Tama, no? Napakaganda talaga na makita natin na sila-sila magkakasama sa isang live concert na mga ka-review. Kung baga, kung isa man sa kanila, no? Ang magbababa siguro ng pride is wala naman sigurong masama, no? Parang sinisunok ako, ha? Wala naman sigurong masama, no, mga ka-review, kung magbababa both of them ng pride at humingi ng paumanhin o tawad sa isa't isa.
kumbaga isaalang-alang na lang nila bilang isang rapper o rap artist professionalism. Baga. Dito mga ka-review, hindi ko gusto na ano ha, kumbaga yung kaya ako ni-review tong bagay na to is siguro panahon na no para gisingin natin yung mga iba nating mga iniidolo or rap artist mga ka-review na sana magkaroon na sila ng unity at hindi na puro distrakan, parinigan and gumawa na lang ng mga makabuluhang kanta, no? And doon sa mga magko-comment diyan, ganito ganyan, bad ganon, is wala naman akong pakialam, no. At least ako nagising ako sa katotohanan at napanood ko rin, no, at na-inspire ako doon sa mga kataga o mga mensahe ni Sir Shubaldi, no. And siguro panahon na para baguhin natin, no, like me sa pagre-review, no. Isa ako sa mga naging tumuligsa, no, doon sa mga kumakalaban sa Donggalo. Pero ngayon, isa, nakikita ako na mas maganda siguro kung makikita sila na may unity, no? Dahil iisa lang naman ang larangan na kanilang pinapasok. Muna palagi na wala, wag ka mapapalimit. Marami nga ng mga sigang giling, manghila, tagay ng didisikit, ama. Buti ka ba talaga, mapapagod ka lang, mapakasinig, basta mga kapit. Dito, no, mga ka-review, hindi naman sa pag-ano. Marami talaga niya kahit anong klase, kahit hindi sa rap music. Pilit kang itama. Ano kasi yan mga ka-review, yung sitwasyon na yan, yung senaryo na yan. Meron kang point na nasa tama ka. And may point naman yung kabila na may mali ka. Kumbaga doon sila hindi nagkakasulubong. Yung sinasabi nito may mali ka na ganito at eto naman si ganito, eh may tama naman siya. So, kung magkakaroon sila ng time para magkausap or mas dun sa mas magandang usapan and siguro malalaman nila kung ano yung dapat at ano yung dapat itama at dapat iwasan na anumang mga sasabihin, no, sa social media. And besides, tama na, itigil na nila yung mga posting, yung mga patama, yung mga ganon. Siguro kung meron mang mga paguha na gagawa ng diss track, no, is hayaan na nila dahil yun lang din naman ang ano nila, point nila dyan para kumita, para pagkakitaan, no. At eto siguro na ang start ko ng pagre-review ng kahit sinong rapper, no, at hindi na ako titingin ng one side, no, mga ka-review. At tuloy-tuloy na ito, no, mga ka-review. Dito ako nagagandahan. Apektado, ariglado, mapaluma, mapabago, mga gago, tarantado. Teka, nasan na nga ba ako? Yes. Mga gago, tarantado, teka, nasan na nga ba ako? Galing nung rhyming niya ron eh. Tignan niya, ulitin ka. Wala ka naisipira. Apektado, ariglado, mapaluma, mapabago, mga gago, tarantado, teka, nasan na nga ba ako? Wala man to sa... Teka, nasaan na nga ba ako? Hype sa dila nito ni Smuglas eh, no? Itong gentong rhyming dati, naita ko na to, yung gentong klase ng rhyme, no? Isa lang yung nakikita ko na may mga gentong rhyme eh. Si Hambog ng Sagpro. Yun yung kadalasan ko makita sa kanya, yung gentong klase ng rhyme. Iba lang yung way ng delivery nila, no, kasi kay Hambog laging para kang nilalambing sa kanta. Ganon yung ano. Ayun, wala man to sa plano kahit paano, nakasalo 44 pamatay parang sa plano. So ito double meaning to mga ka-review. Yung ang mama sa pano, nabisil lang ako masyado. Wait, well, walang sabi. Kahit din ako yung natinataong bumigit. Walang sa space na busy man sa putisyano. Pato meron na sabi. Nasakang buhay pa rin para si at hindi naman lingid sa kaalaman natin na isa si Smuglas sa mga artist ng probinsyano, mga ka-review, no. And under siya ng Gab, under ng Mobsta, no. Mobs,
Baga. Diba, nakita nyo? Dati kasi, hindi pa siya ganong ano. Pero, bumulusok talaga ang karir ni Smuglass, mga ka-review. Is, nung pumasok na siya sa, tawag dito, sa Flip Top. And, hindi ko makakalimutan yung unang salang niya, no? Nung nalaglag siya sa stage. Pero ang bangis ng ano niya noon, ang bangis ng mga banat niya ron, mga ka-review. And siya lang talaga yung Flip Top artist na nakita ko na lumalamon ng buo ng kalaban, no, mga ka-review. At hindi ako naniniwala dun sa 2-on-2 nila na si Shiei ang nagdala. Kung wala si Smuglass noon, wala pa rin lalamunin si Shiei doon. So, yung mga ka-review, hindi naman lingit sa kaalaman natin na isa rin si Smuglass sa may ambag, no? Dahil nung kain muna tayo. Nung nasa Flip Top na siya, mga ka-review, isa rin to ng mga nagpasiklab, no, ng Flip Top. Hindi pa wala pa man siya. Siyempre, meron ng mga iba talaga na umaapak sa Flip Top na sumikat. Pero iba pa rin pagdating nung kay Smuglass. Ang bilis ng karera niya noon, mga ka-review, kung tutusin. No. Siyempre, una, talented. Tama. Talented talaga siya. Pero, ang kaibahan sa kanya, no, mga ka-review, yung, tawag dito, yung pinagdaanan niya since nung umpisa pa lang, hindi pa siya ganong kilala noon eh. Nakilala lang siya nung nandis siya ng Tunggal o nung siya'y bata pa. And, siyempre, to the point na siya na rin naman na nagkwento, pinagdaanan niya lahat ng mga, yun, mga alam nyo na. And then, siguro, till now, sa pagbabago ng buhay niya, isinabay niya rin yung pagbabago ng mga bisyo niya. Siguro, inalis niya na yung mga gano'n, no, mga ka-review. And, yun dapat ang purihin natin dito sa taon to. Bakit? Nakaya niyang iwasan yung mga bagay na alam niyang makakahadlang sa karera niya. And, props dito kay Smuglass. Congrats sa karir mo. Tama yun, mga ka-review, na ang buhay meron niyang hangganan. And araw-araw bumabiyahe ka dyan. Sa bawat biyahe mo may mga pagsubok, may mga trial na darating sa'yo, no? Balikan natin, ha, para maiano ko. Kumbaga, yung sinabi niya rito, sa bawat biyahe mo, huwag kang maurat. Huwag kang mainip, no? Antayin mo yung tamang biyahe ng buhay mo. Kumbaga, hindi naman tatakbo yung buhay mo kung hindi ka rin gagalaw. Hindi naman ibig sabihin na aantayin ko, di kailan pa darating yun. Hindi ganun. Siyempre, kaya nga sinabing antayin mo, ibig sabihin, sasabayan mo ng trabaho at galaw. Huwag kang maging siwan tamad. Ha? Tama. Ito yung number one, mga ka-review. Kasi, lingid naman sa kalaman natin, marami sa panahon ngayon na yumaman lang ng konti, tumaas lang ng konti, sumikat lang ng konti, parang hindi niya na alam kung saan siya nagmula. Parang nakalimutan niya na lingunin yung dati, yung nakaraan niya. Uy, dati, isang kaisang tuwa lang ako. Dati, nangihingi lang sa kapitbahay. Yung mga ganun, mga ka-review. Yung tipong may kakilala akong ganyan eh, na yung tipong umangat lang ng konti sa buhay eh, parang yung pagmamalakihan ka na, yayabangan ka na, yung akala mo nakuha niya na lahat ng gusto niya. Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko pa rin yung sakto lang, tama lang, ayoko na sobra. Alam niyo kung bakit? Yung sobra kasi mahirap yan eh. Kumbaga, pag sobra ka sa lahat ng bagay, hindi mo na alam kung ano yung gusto mong gawin. Dahil nilalamon ka na eh. Nilalamon ka na nung sobra na hawak mo. Lahat gusto mong gawin, kahit malin, alam mo ng malina, lahat gusto mong alamin, lahat gusto mong puntahan. Yun yung mga bagay na
Noon, ganun pangarap ko na, ganun, sana magkaroon ako ng maraming ganito, ganyan. Pero, pag dumating sa point na meron ka na yan, mga ka-review, makakalimutan mo na, lalo-lalo na nalilimutan mo na rin magpasalamat kung sino yung nagbigay at kung sino ang naggabay sa'yo para makamit mo yung mga bagay. Sana wag ganun, no? Lagi kayong lumingon doon sa pinanggalingan nyo. Nagbuka bago magbuo ng matangas palaling ng kapit ang mga ugat. So, ito mga ka-review ha, pasok ito sa mga top 10 ko, no? Si Sir Smaglas, si Sir Subaldi, si Sir Hambog, no? Tatlo pa lang yung nare-review ko, mga ka-review. Bakit? Bakit napili ko si Smaglas? It's because yung feeling kasi ng iba, yung verse ni Smaglas is distract. Para sa akin, hindi siya distract. Para sa akin, nagpapaalala siya na kailangan magkaroon na ng unity ang rap music. Kumbaga, sinisinok na naman, oh. Kumbaga, ipakita na nila na bago pa man magpalit ang generation, ipakita na nila na sila-sila mismo ay may pagkakaisa at hindi nagkakagulo ng ganito. Kasi kung ano yung makikita ng maliliit, no, doon sa nakaraan, is may, ganun din yun, dadalhin at dadalhin din nila yan, no, mga ka-review. So, yun lang ang masasabi ko rito kay Sir Smaglas, no? Sorry. Kay Sir Smaglas, no? Salute, Sir. Congrats at napakaganda ng iyong awitin. So, hanggang dito na lang ang ating video reaction dito sa kanta ni Sir Smaglas. Peace out!